Welcome to the channel. Welcome back to another episode of Earflix, a channel na dedicated to create hearing awareness through the use of interventions such as hearing aids, hearing implants, at syempre mga rehabilitation and habilitation techniques na makakatulong sa inyo para makadinig uli at maintindihan nyo kung ano ang mekanismo ng ating tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Eros Yusti Lomboy, isang clinical audiologist at hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa itong vlog na to is para magpakalat ng informasyon, lalong-lalo na tungkol sa ating mga tenga. Okay? So, for this particular episode, sasagutin natin ang kadalasan na tanong, ano ba yung sound? Okay. Para umpisan ito, gagawa tayo ngayon ng project. Okay, yung project natin is what we call a vibrating ping pong, or pwede rin natin tawaging tuning fork experiment. So, ito na siya. So, basically, yung sound is, in layman's term, papadaliin na lang natin, it's the interpretation ng ating brain sa mga vibration na napipick up ng ating ear. Okay, so nag-i-start yun from a sound source. Let's say, for example, when I flick my finger or pag pumitik tayo, pak! Nangyayari, yung hangin o yung air molecules na nakapalibot sa ating mga kamay ay magbabibrate. Okay? So, magbabibrate siya. So, mag-uumpugan ngayon yung mga ating mga atoms or molecules or yung mga particles na yun hanggang ma-funnel ng ating brain, ay ng ating brain, ng ating ear. Tapos, meron pa siyang mga iba pang mekanismo na magaganap at mako-convert yun into electrical signal na akyat sa ugat ng tenga papunta sa brain. Ngayon, yung brain natin i-interpret siya as sound. Okay. So, yung measurement ng sound is what we call decibel. Kunyari, sa timbang, meron tayong grams. Sa, tawag dito, sa, ano pa ba? Distansya, meron tayong kilometro. Sa sound naman, meron tayong tinatawag na decibel. So, in this particular vlog, papakita natin kung gaano natin mababibrate, o yung para magkaroon kayo ng visual interpretation how vibration works. Para sa project na to, kailangan natin ng ping pong balls. Okay. So, itong ping pong balls na to galing sa sponsor natin sa Decathlon. So, around dapat bibili lang ako ng isa kaso wala palang tingi. So, $4 o 120 pesos para sa anim na bola na to. Okay. Next would be our, or kahit anong panali. So, meron ako dito ng nylon cord. Unfortunately, ito lang ang meron ako ngayon na panali. Gagamitin ko siya sa ibang purpose. Pero, ang purchase ko nito is about $4 din. Meron tayong glue gun at glue stick na niniknak natin sa opisina para sa presentation natin for today. At higit sa lahat, ang ating tuning fork. Okay. Itong tuning fork na to is 512. So, mga low, medyo low pitch siya. So, sample na legit. Click ko. Tatapat ko sa mic. I hope naririnig niyo siya sa actual na ano natin. So, ang gagawin natin is assembly na natin. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-assemble yung buong project.
So yun na nga, I hope you learned something new today. Kung meron kayong comments and suggestion, please comment down below. And don't forget to subscribe, hit that notification bell. And as always, we will make disabled able. Paano natin gagawin yun? Siyempre, tulungan nyo akong ikalat yung information about hearing loss. Hanggang sa muli, ito si Sir Eros again, nagpapaalam sa inyo. Bye!